Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Awitan ng Panginoon sa aming sariwain, ang iligtas niya sa atin. Sa aming sariwain, ang iligtas niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayo magdiwang sa ating banal na piging. Atin po ang ginugunita sa araw na ito, mga martir, sina San Andres Kim Taigon, San Pablo Chong Huang, at mga kuhasang at mga kasamang mga martir. Nawa sa tulong ng panalangin ni San Andres Kim Taigon at gayon din ni Pablo Chong Hasang ay tayo ay pagkalooban ng katatagan sa ating pananampalataya. Humingi tayo ng tulong at awa sa Panginoong mapagmahal. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo makapangyariang Diyos, patuwarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin, makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan ngayong sina San Andres at San Pablo at mga kasamang martir ay aming ginugunita upang kami mga nagdiriwang ng pagparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, ilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo
ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay lamang, tayo na ang pinakawakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibig. Sa amin ay ipadama yung banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako'y nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus sa mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria, tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyong pinalayas, si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana, at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, sa atin po ang Ebanghelyo ngayon ay atin po natunghayan na simula't simula pa noon pa man ang mga kababaihan ay mga naglilingkod na ring tinawag ng ating Panginoong Heso Kristo. At sa panahon na iyon na ang tinatawag lamang maglingkod at binibigyan ng pananagot at katungkulan at misyon para maglingkod ay kalalakihan, si Jesus ay kanyang tinawag ang mga kababaihang ito. Nagkaroon sila ng role na gagampanan at alam natin ding lahat na maraming bahagi ng Ebanghelyo na kung saan si Jesus hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa siya'y ilibing, hanggang sa siya'y muling mabuhay, ay may mga kababaihan na naroon upang siya ay patuloy na paglingkuran. Mga kababaihang nananalig pa rin sa kanya at hindi siya iniwan kahit hanggang kamatayan, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. In fact, isang babae din, si Santa Maria Magdalena, ang unang nakakita sa kanya bilang Panginoong muling nabuhay. Sa Ebanghelyo natin ngayon, binanggit din na mga kababaihang ito, kung ano man yung meron sila, sila yung mga kauna-unahang generous na mga manang sa ating simbahan. Sila yung mga kauna-unahang mga kababaihan na yung kanilang ari-arian ay kanilang dinonate ano, doon sa kila Jesus upang magamit sa pangangailangan, sa misyon at sa
gawain at gampanin sa araw-araw ni Jesus at ng kanyang mga alagad. So, makita natin sa ating ebanghelyo ngayon yung katotohanan na maging ang mga kababaihan ay tinawag upang maglingkod. At ang mga kababaihan ay may role na ginagampanan pa rin sa bawat bahagi ng buhay pananampalataya natin. In fact, kahit si Maria, inang sinabi niya, ako'y nilingap ng Panginoon. Mga kapanalig, sa buhay natin, makikita natin ang mga mabubuti at mga banal na babae ay naging bahagi din ng ating mga misyon sa buhay. Kahit ako, tatandaan ko noong ako'y nagpapaalam noon sa tatay ko na magpapari, sabi ko nung ako ay elementary, grade 5 or grade 6 ako noon, sabi ko, Tay, pag graduate po ako ng grade 6, papasok po ako seminaryo, gusto ko po magpare. Sabi ng tatay ko, anak, napakabata mo pa para isipin yan. Ano ka ba? Elementary ka pa lang. Nasa grade school ka pa lang. Parang high school ka na, tsaka ka magpaalam. Tapos mag fourth year high school ako, sabi ko sa tatay ko, Tay, sabi niyo, di ba magpaalam ako sa inyo, napapasok seminaryo, magpapare po ako. Sabi niyo, hintayin ko po yung high school. Gagraduate na po ako, Tay. Pwede na po ba? Sabi ng tatay ko sa akin, anak, magtapos ka muna ng college, bata ka pa. Pag nakatapos ka ng college, eh saka mo isipin yung pagpapare. During that time, na-realize ko na, nako, mukha yatang tatanda ako, puro ganun ang sagot ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, kapag graduate ng college, magtrabaho ka muna. Siguro kapag ako yung tatrabaho na, magpundar ka muna. So, hindi ko alam kung magiging pare pa ako kung laging ganun ang sagot ng tatay ko. So during that time nga, kumuha ako ng exam seminaryo nang hindi ako nagpapaalam sa tatay ko noon. Kasi I'm sure napipigilan ako at nag-take ako ng exam, nagpa-interview at ako ay nakapasa. No? Nung makapasa ako, hindi pa rin ganun kadali kasi kinausap ng tatay ko lahat ng mga tiyuhin ko, pati yung lolo ko kinausap. Sabi, kumbinsihin ninyo yang si Len na tantanan yung kanyang ilusyon na siya ay magpapare. Kaya tuloy kinausap ako ng lolo ko, natatandaan ko nun, sabi sa akin ng lolo ko, Apo, ano, huwag mong isipin yung pagpapare. Maraming pangarap ang tatay mo sa'yo, sayang naman. Marami kang mararating at maaabot. Huwag ka nang magpare dahil sayang yung mga pangarap ng tatay mo para sa iyo. Sabi ng ganun ng lolo ko. Sabi naman ng tiyuhin ko, nakakatuwa yung isang tiyuhin kong pumipigil sa akin, sabi, Len, wala sa pamilya natin ang nagpapare. Ang nasa pamilya natin, ang mga pamilya Hernandez, paramihan ang minamahal, paramihan ang asawa. Ikaw naman, hindi ka makapag-aasawa. Sabi ng ganun sa akin ng isang tiyuhin ko. Natatawa ko sa kanya. So what, kung di ako makakapag-asawa, kung talagang ako ay maglilingkod, kailangan nakahanda ako. Pagkatapos sabi niya, bakit ayaw mo mag-asawa? Siyempre po, kung iyon po ay darating yung tamang tao sa buhay ko at di ako magpapare, bakit hindi? Pero sa ngayon po, ang nasa isip puso ko po ay maglingkod sa Diyos at sa simbahan ng buong puso. Yun po kasi ang iniisip. Yun ang sabi ko nun sa tiyuhin ko. Anyway, there was a time, during that time na naisip kong baka nga hindi ako para sa pagpapare. Na-convince na ako, ikaw ba naman, lahat na makausap mo, tatay mo, tiyuhin mo, lolo mo, lahat sila, sabihin sa'yo hindi, wag iyan ang piliin mong bokasyon. Kaya lang, nung kausapin ko na yung nanay ko, ang sagot sa akin ng nanay ko, anak, bilang nanay mo para sa akin kung ano yung makapagpapasaya sa iyo, kung ano maluwag sa kalooban mo. Ala akong ibang pangarap sa iyo, kundi yung pangarap mo din, kung ano yung makapagpapasaya sa iyo. Nagandahan ako sa sinabi ng nanay ko. So nagkaroon ako ng konting lakas ng loob na ipagpatuloy. Pero, nang tanongin ko din yung kapatid kong babae, si Det, sabi ko, ikaw Det, anong tingin mo? Eh siyempre, huwag mong pakinggan yung ibang tao. Ang pakinggan mo yung puso mo. Yung pita ka gusto kong sinabi niya, pakinggan mo yung puso mo, yung sarili mo. Ano ba talaga gusto mo? Kung anong gusto mo, edi, iyon ang gawin mo. Iyon ang magiging desisyon mo. Bakit mo ako tatanungin? Huwag mong tanungin yung iba. Hindi, sa bandang huli naman talaga, buhay mo yan eh. Ikaw talaga ang, ikaw talaga magde-decide. Kaya ano ba talaga nasa kalooban mo? And so, I do believe that in my prayers,
pinakinggan ni Lord, hinayaan niyang mapakinggan ko yung dalawang mahalagang babae sa buhay ko. Yung dalawang babaeng ito, nanay ko at yung kapatid ko babae, si Death. Eh, I do believe their answers, yung sinagot nila sa akin ay enough para sabi sa sarili ko, ah, itutuloy ko yung gusto ng kalooban ko kung ganun, ang maglingkod sa Diyos. So, yun yun, mga kapanalig, ano? So, even in my life, ay may mga kababaihan na naging bahagi talaga ng aking buhay at nagpatatag ng aking bukasyon at misyon. Aga ng anak, at pagkatapos ay mag-asikaso ng mister, asikaso ng bahay. Yeah, that's good po. That's also a vocation po na pinili ninyo. Turuan nyo sila magdasako. Ito lang ako. Hindi. Tandaan mo, maraming mga bagay pa ang pwede mong magawa at maibigay at mai-offer sa simbahan at sa Panginoon. Huwag kang dating sa point ng feeling mo ay hanggang dito lang ako o ito lang ako. Sapagkat uulitin ko, ang mga kababaihan ay tinawag ni Jesus. Sila'y sumunod sa Panginoon at naglingkod. Amen. At mga kapanalig, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway wag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, hanapin natin ang Diyos, maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda ng katulad ng mga taong kawangis ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa pananampalataya sa pamagitan ng kanilang pag-uugnay, ng kanilang pagdurusa, sa mga pagdurusa ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ngayong mga martir ay ginugunita, ang aming paghahain ay maging kasiyasya nawa sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikapagiging dapat ng aming mga dalangin iniaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na ganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napuno. Hosana. Walang naparirito sa pangalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at Natanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Aming kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento.
Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Padre Pio. Mahal na Padre Pio, tumatawag ako sa iyo. Ngayong kasama ng maraming nagmamahal at naninibuho sa iyo. Alang-alang sa mga sugat na iyong tiniis ng maraming taon bilang pakikiisa sa pagkapakasakit ni Jesus, naging kalugod-lugod ka sa Panginoon at tinawag ka upang mapabilang sa kasamahan ng mga banal. Naniniwala akong dinidinig ng Panginoon ang iyong pagtawag para sa humihingi ng paggaling at pinatatawad din niya ang iyong mga pinatawad. Ang paggaling ng mga may sakit ang katibayan na hindi ka binibigo ng Panginoon. Sumasamo ako sa iyo na tulungan akong ilapit sa Diyos ang aking kahilingan. Huwag mo sana akong pabayaan, pagpalain mo ang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Amen. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami na kinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyan sa pag-ibig niya ay huwag mapawalay kailanman at ayon sa halimbawa ni na San Andres Kim at San Pablo Chong at mga kasamang martir ay kami naway magtagumpay alang-alang sa kanyang sa amin ay nagmamahal. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, tayo po ay magkakaroon ng Mary and the Healing Saints exhibit na gaganapin sa Activity Center ng Fisher Mall. Ito po ay ginaganap na nga po dito sa Fisher Mall, Quezon City, September 18 hanggang September 29. At tayo po din ay magkakaroon ng Misa Triduum na magsisimula September 20, araw ng Biyernes, para sa pagunta kay San Padre Pio ng Pietrelcina na darating na September 23, araw ng Lunes na kapistahan. Inaanyahan po namin kayo na makiisa sa ating gaganapin na Mary and the Healing Saints Exhibit. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931, local 1291-31137. O mag-text sa 0917-631-4589. At hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga misakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema na pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminuan lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Hantong ego sa kamento Eneremos enoi et antikong dokumento Nunos edat itui Estit ides sublimentum sensuo di cielo prestitisti eis omne declamentum mensabente oremus Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti tribe quae sumus itenus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iugites et iamus qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at ina.
Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.